Guys, mula nang mapatalsik ng Meralco sa semifinals ang Ginebra ay kung ano-anong balitang trade ang naglalabasan. Papalitan daw si Maverick Hanmisi at si Stanley Pringle. Gagawing trade asset daw sina Sidney Onwibere at Von Pisumal. Kailangan na rin daw pasibatin sina Donald Gumaro at David Murrell. Ang tanong ko sa mga vlogger na nagpapakalat ng ganitong fake news, hindi ba kayo naaawa sa mga player na laging nati-trade sa inyong mga vlog content? Hilong-hilo na ang mga yan. Baka isang umagay magising ang mga yan na di alam ang isusuot na jersey dahil 10 beses yung itrinade sa loob ng 1 linggo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, noong nagpapanalo ang Barangay Ginebra ay sandamakmak na papuri ang natatanggap nila Stanley Pringle at Maverick Hanmisi. Si Pringle daw, kahit nasa late 30s na, ay napakahusay pa rin maglaro. Kunting-kunti lang daw ang nabawa sa bilis nito nung bago pa lang itong salta sa PBA. Saktong-sakto rin daw ang pagkakapitas kay Maverick Hanmisi, akmang-akma raw sa sistema ni Coach Tingkong. Ngunit nang matalo ng Meralco ang Ginebra sa semifinal series, hindi raw bagay si Hanmisi sa hybrid triangle offense ng Ginkings. Kasi ball dominant daw ito. Kailangan daw matagal sa kabay nito ang bola para maging effective. Isang bagay na hindi po pwede sa sistema ng triangle offense na kailangan ang mabilis na pasahan ng bola. Kaya ititrade na lang daw. Ito daw ang gustong gawin ni Al Francis Chua na ewan lang kung aaproban ni Coach Tingkong. Kung ano-anong isyu pa ang pinalalabas ng ibang vlogger na kapalit ni Player A ay isang rookie power forward ng isang farm team. At si Ginebra guard ay ipapalit sa isang point guard na inilagay naman ng team nito sa trading block. Totoong malapit na ang pagre-retiro ng mga Ginebra veteran gaya ni na L.A. Tenorio at Jared Dellinger. Natural na maghanap ng ipapalit sa kanila. Sa katunayan, si Dellinger ay nasa unrestricted free agent list with rights to salary. Pero kung sino ang ipapalit sa kanila ay wala pang pahayag ang team management. Bilib tayo sa mga vlogger na una pa nilang nalalaman kaysa mismong player na sila ay mati-trade o kukunin ng Barangay Ginebra. Kaya tuloy nahihilo na ang mga player. Nung 1 linggo ay itrinade nyo na, ngayon ay ititrade nyo na naman. Mas safe at magiging credible ang ating vlog content kung maghihintay tayo ng official na pahayag ng PBA office na inapruba na nila ang ganito at ganong trade. Huwag ninyong dalhin sa Ginebra si Mikey Williams dahil gagalitin nyo ang mga fans ng TNT. Although naniniwala tayong hindi yan makakabalik sa PBA. Huwag ninyong dalhin sa Ginebra si Gio Halalon dahil magagalit ang mga fans ng Magnolia. Huwag ninyong dalhin sa Ginebra si Stephen Holt dahil ngangalngal na naman ang mga haters. Mas credible kung PBA office na ang mag-announce dahil maglupasay man ang mga haters ay wala na ring magagawa ang mga yan. Anyway, sa ngayon ay intact ang team ng Ginebra at wala pa tayong naaamoy na trade. Hintayin nating makarecover sina Jeremiah Gray at Jimmy Malonzo dahil malaki ang kanilang maitutulong sa team ng Ginebra sa papasok na panibagong conference. Samantala, shock na shock ang SMB pati na ang kanilang mga fans sa kanilang pagkatalo sa Game 1 ng Best of 7 Final Series kontra sa Meralco. Bago ang laban ay yamadong yamado ang Birmen base sa pagtataya ng mga basketball aficionados. Pati ibang coach na ating nakausap ay nagsabing baka nga raw masweep pa ang Bolts sa Final Series na ito. Ngunit matikas na matikas ang Meralco squad na humarap sa SMB kagabi. Sa first half ay kitang-kita ang dominasyon ng Birmen sa halos lahat ng departamento ng laro, ngunit ibang usapan pagsapit ng second half. Pinangunahan ni Chris New sa mga opensa ng Bolts, nakasuporta sina Alin Maliksi at Bong Quinto, pati na sina Anjo Karam at Chris Banquero. Malaki ang tinapyas ni Raymond Almasan at Brandon Bates sa efficiency ni John Marfajardo. Pinahirapan ang dalawang Meralco Bigman ang 7-time MVP, bagamat 23 points pa rin naman
ang naikontribute ni Abay, plus 10 rebounds. Napakaganda ng depensa ng Bolts na inalaw lang nila ng 35 points sa second half ang defending champion. Hindi madumina ni Junmar ang ilalim dahil kay Brandon Bates at box out ng ibang kalaban. May 20 points contribution si CJ Perez, ngunit maaga siyang na-foul trouble kaya naging defense liability siya ng kanyang team. Hindi siya pwedeng maging agresibo sa depensa dahil ayaw ng kanyang team na mag-graduate siya. Pinakamalaki ang impact ni Cliff Hodge na humablot ng 15 rebounds. Siyam dito ay sa fourth quarter na nagbigay sa Bulls ng mga crucial na second chance points. Nahirang na best player of the game si Chris Newsom, ngunit sinabi niyang game 1 pa lang ito. Wala pa raw silang dapat ipagsaya. Katulad daw ng Ginebra na nakuha ang game 1 sa kanilang semifinal series, pero heto at sila raw ang nasa finals. At kilala naman nating lahat ang SMB. Babalik at babalik ang mga yan. Sabi ng kanila mga fans, baka raw kinalawang lang dahil sa 11 days na pahinga mula nang ma-sweep nila sa semis ang Rain or Shine. Samantalang hasang-hasa ang Meralco galing sa Game 7 kontra naman sa Ginebra. Bukas ang Game 2. Abangan natin kung makaka-bounce back ang SMB. Sa conference na ito'y nadaluha na sila ng Meralco. Isa sa elimination at isa ngayon dito sa kanilang final series. Hindi raw naman pala ganun kalakas ang SMB, sabi ng mga fans ng Meralco. Mas malakas daw ang daloy ng kuryente kaysa tama ng serbesa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo, Rosalinda Balbuena. Maraming salamat sa panonood. Sa iyo rin. Shoutout Michael D. Yes, walang iwanan. Huwag mo ring iwan ang channel natin. Sa iyo rin, Arnel Patricio. Shoutout sa iyo, Idol. Bawi tayo next conference. Carlos Kayanan Kabayan. Shoutout sa iyo. Thank you. Nandiyan ka ulit. Sa iyo rin, Reggie Jimenez. Shoutout, Idol. Sa iyo rin, Catch Aquino Ducusin. Shoutout, Idol. At sa iyo, Rosemary Juan at Bia. Salamat sa panonood. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.